Mga kabro, magandang araw sa inyong lahat. At ngayong araw na to ay ang gagawin natin mga kabro ay nabubuloy ako mga kabro. Pagkaharap ko si Brother Lito Velasco. Yan o. Practice pa bro. Okay. So ang gagawin natin motor ngayon ay magchuchunap tayo ng Honda Beat FI. Yan. So ngayon ituturo ko sa inyo yung proper adjustment ng valve clearance mga kabro, yung intake at saka exhaust valve. Okay, so ipapakita ko sa inyo yung tamang proseso ng pang-adjust, yung standard adjustment ng valve clearance. Okay mga kabro, so ito yung gagawin nating motor, Honda Beat FI. Ito siya mga kabro, Honda Beat. Ayan. Okay, so buksan na muna natin, tanggalin muna natin yung mga compartment, yan yung upuan, para may adjust natin ng mabuti. Okay? Tara. Ito mga kabro, Honda Beat FI mga kabro. Yan. So, chuchunap natin at change oil. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano yung valve clearance ng Honda Beat. Ayan. So, bali tinignan natin yung valve clearance dun mismo sa nasaan na bro? Doon sa may compartment, doon nyo makikita yung standard na valve clearance ng Honda Beat. Yan. Diyan nakalagay mga kabro yung standard valve clearance ng Honda Beat. Yan. Kita nyo, yun siya. Intake 0.12 mm. Tapos sa exhaust niya 0.18 mm. Cold, sabi niya, pag malamig yung makina. Okay? So, yun ang susundan natin. Kaya lang yung filler gauge natin, wala siyang 0.12 mm. Tsaka wala siyang 0.18. Bakit, brother? Inuumpog mo yung ulo mo dyan sa hub. Ayan, shout out kay boss. Ano pangalan mo, boss? RJ, boss. RJ. Boss RJ at saka kay boss Jonard. Yan. Tiga-pulit din tong mga to mga kabro. Okay, so itong filler gauge natin, wala tayong 12 mm at saka 18 mm. Ngayon ang gagawin lang natin 10 mm at 15 mm lang yung gagamitin natin mga kabro. Pero nasa adjust mo na lang, depende na lang sa adjust mo. Luluwagan mo na lang ng konti yung pakiramdam mo sa pag-filling gauge. Sa paggamit ng clearance mga kabro. Okay, huwag nyong gagamitan ng 6 mm, 7, 8. Huwag nyong gagamitan ng ganon kasi mahigpit yon. Ayaw ng mga Honda Beat FI yung mahigpit na clearance mga kabro. Okay, so ang gagamitin lang natin dito 10 mm at 15. Okay, so yung 10 gagamitin natin sa intake. Yan, sa intake nyo gagamitin yung 10 at yung 15 naman doon naman sa may exhaust. Okay, so mas maluwang doon sa bandang exhaust. Okay mga bro, kung magchuchunap kayo ng Honda Beat na ganitong modelo, yan, tatanggalin nyo yung compartment tsaka yung sa may ibabaw ng tangke para maluwag-luwag kayong magchunap. Kasi masyadong malalim yung pag-a-adjustan natin mga bro. Okay, so i-adjust ko muna mga bro. At papakita ko na lang sa inyo mamaya yung under niya. Okay, testing muna natin yung clearance niya mga bro sa intake. Gagamitin natin yung 10 mm. Yan. 10 mm. So, medyo mahigpit siya mga bro. Oh, hirap hilain. Yan, masyadong mahigpit ipasok mga bro yung 10 mm.
sa may intake. So gagawin natin dyan, luluwagan natin mamaya. Doon naman tayo sa bandang exhaust. Itong 15 naman mga bro, susukat natin. Hindi makita sa camera mga bro, pero sasabihin ko na lang sa inyo yung clearance kung mahigpit o maluwag. Masyadong kwan mga bro, mahigpit. Masyadong mahigpit mga bro. Oh, mahirap ipasok, mahirap. Kapag naipasok mo na, mahirap hilain. Okay, so luwagan muna natin at i-adjust na natin yan. Ito ang gagamitin natin mga bro. Back wrench na 8-9. Yan. Ito ang gagamitin natin. Luwagan muna natin to. Pag naluwagan nyo na, ibalik nyo lang ng konti. Yan. Naluwagan na, balik nyo ng konti. Ganun din sa baba. Masyadong malalim mga kabro. Yan. Naluwagan na mga kabro. Balik nyo lang ng konti. Yan. Tapos itatap natin ulit. Dito na tayo sa kick magtatap. Kasi kabisado naman na natin yung pagtatap ng ganito mga kabro. Sumobra. Yan. Nakatap na siya mga bro. Unahin natin yung 10mm sa mga intake. So ito yung pinag-adjust ko mga bro, improvised tools. Yan. Okay, adjust na natin. Adjust ko na pala. So ayan mga kabro. Kunan mo brother, kunan mo. Ayan. Medyo maluwang siya ng konti. Ayan. Maluwang ng konti, kaya adjust lang natin ng konti. Higpitan lang natin. Dapat yung saktong-saktong sumasagi lang dun sa filler gauge. Okay mga bro, sakto lang siya. Hindi siya mahigpit masyado. Dito naman tayo sa may exhaust. Yung 15mm. Yan. Luwagan natin ng konti mga bro, masyadong mahigpit. Okay, yung ano yan mga bro. Yung saktong kwan lang mga bro, naiipit niya yung filler gauge nyo. Yan. So umiikot siya, higpitan natin ng konti. Kung okay na yung filler gauge mga bro, sakto na yung adjust nyo, higpitan nyo na. Kagaya nyan. Okay na siya. Yan. Hindi na siya mahigpit. Saktong sakto lang na sumasayad sa filler gauge. Okay, higpitan muna natin ng konti. Medyo maluwag siya eh. Pasensya na po sa mga customer namin ha. Ba't ganito yung adjuster niya? Parang mahigpit. Okay. Okay na mga bro. Okay na yung sa exhaust. Dito naman tayo sa may intake. Yan. Okay na siya. Higpitan na rin natin dito. Okay. So itap ulit natin. Che-check ulit natin yung adjust niya kung hindi nagbago.
Una yung 10 mm sa intake. Okay naman mga bro. Hindi mahigpit, hindi maluwag, saktong-sakto lang. Parang tinimplahan ng tumelo gin. Okay mga bro, dito sa exhaust, okay naman na. So final na nating higpitan yan. Itong number 9 na back wrench. Higpitan na natin. Higpitan ko na pala. Dito rin natin, higpitan na rin natin yung sa may intake. Final liquid. Tap ulit natin mga bro, final. Okay. Siyempre, filler gauge natin ulit yan. Yan. Okay mga bro, hindi mahigpit, hindi maluwag, saktong-sakto. Doon naman tayo sa exhaust. Ayos mga kabro. Yan o. Sa exhaust yan mga kabro ha. Yung 15 mm. Yan. Okay. So, tapos na. Sasara na natin to. Okay mga kabro. Takpan na natin yan. Yan o. Lagyan na natin. Nalinisan na. Okay mga kabro, nailagay ko na yung langis. Ayan, tapos na. Try na nating pandarin. Button, tignan mo yung side stand bro, baka naka side stand pa. Okay na bro. Okay na. Ayan na mga kabro, maandar na. Okay naman mga kabro, yung adjust natin, okay na. So, sinundan lang natin yung standard na adjust niya. Yan. So, takpan na natin mga kabro, takip na natin yung mga dapat ilagay. Punasan muna natin ng konti dahil makapal na yung alikabok. Hindi na pupunasan eh. Punasan muna pala, bro. Yan. Very good brother. Okay, patayin muna natin mga bro at ilalagay na natin yung mga compartment, mga tornilyo. Ayos na mga bro. Yan, ilagay na namin yung mga dapat ilagay. Mga carrier at compartment. Patatakbuhin na natin. Patatakbuhin ko na pala. Yan. Mandar na mga bro. So yung mga ganitong FI mga kabro, pagka start mo ng makina, sa unang andar niya is mataas yung idle niya, pero bababa din yan. Ganyan talaga yung mga FI mga kabro. Okay, so patatakbuhin ko muna. So road test ko muna. Brother. Ayun na mga kabro. Oo, pagka nakuha na.
Ayos. Yun, ayos na daw mga kabro. Okay na sir.